mga 29 since naka-install tong mabigat na pipe. Sabi nila 28 daw yung makapit eh. Yeah. 29. Maganda sa malambot na gulong makapit, pero madali rin yung lifespan ng gulong mo sa malambot na gulong. Madali mapupudpud. Kung gusto mo patagalin, sundin mo yung recommended tire pressure. Matagtag, pero mas tatagal. Dito try nating 27 dito. Sa rare tire lang naman yung nilalambutan ng mga karerista. Mas prepare daw nila na matigas ang front tire. Yun ang sabi-sabi. This thing. Oh, by the way, in today's vlog yung stock muffler. The sound of the stock muffler. Ah, wala akong gas. Let's do this. Nag-fishtail ako. Tapos pagdating sa corner, ba't pala naka first gear ka rito kung gusto mo na acceleration? Pero kung touring, sakto lang yung second gear. Downhill, so puro engine braking tayo dito. Oh.
researcher. May mga sinusukat-sukat pa sila eh. Unggoy pala dito. Ngayon ko lang na-witness yung mga unggoy dito. Kala ko pusa. Oy, may shout out ba kayo? Takot sila. Itong motor na ito, may mga angle siyang, ayan, sa side view. Napaka-ordinary yun na itsura. Pero itong may mga angle siya na, ano, ayan, kagaya dito. Ayan, saka dito sa part na to. Yung angle na makisig. Bakit nga ba ako nagbalik ng stock muffler? Na-inspire ako dun sa tunog ng Yamaha R15 nung second hand na binili ng kapatid ko. Kahit stock ako, basta i-birit mo siya, meron siyang magandang sound din naman. Sa low RPMs, tahimik. Pero pagka binirit mo, hindi siya ganun kaingay, pero maganda yung tunog, no? Sa kagandahan nga sa stock muffler, makakapag-birit ka nang hindi ka parang nag-iiskandalo, ganun. May rev mo yung makina mo kasi yung engine na to, yung magandang feel sa kanya nandun kapag ka binigyan mo siya. Kaya lang ha, kapag ka, halimbawa nasa looban ka, maraming tao, parang nagpapasik, masyadong maiingay kapag ka naka-muffler ka, no? Pag naka-aftermarket muffler. Kanina, sa umpisa ng video, ayun, sinubukan ko nga yung high RPMs, high rev, na pinakinggan ko yung kanyang RPM sa high RPM. And maganda rin naman yung sound eh. At yun nga, hindi siya iskandaloso. Disadvantage nga lang, naramdaman ko yung bigat dito sa corners, may extrang bigat siya. So itong mga to, hindi ko to kasama, sinasabayan ko lang. Na-mention ko before na parang gusto ko mag-downgrade, pero then na-realize ko marami pa pala akong i-explore sa motor na to. Dati iniisip ko pigil siya sa stock muffler. Yun pala, riding skill ko lang pala ang problema. Pero no argue tungkol sa bigat at kagaanan ng muffler. Mabigat nga itong stock muffler kumpara dun sa aftermarket. Kung mag-upgrade ka nga kasi ng motor, mas importante yung magbawas ka ng timbang, mag-jeta ka. Yan talaga ang laki ng dagdag. Kuwera pa yung iaawas mong timbang sa motor mo. Kasi kung small cc ka, nag-upgrade ka ng mga upgrade ka, tapos ang taba mo naman, makikabigatan ka, ganun din eh. Pero subukan mong magpapayat ka ng around 130 pounds, ganyan. Ramdam mo talaga sa misibat yung motor, kahit anong sakyan mong motor. Manual lang po siya. Ah, ganun. Okay. Sira yung gauge. Ang lakas.
performance ng stock. Kapag naka-stock, ECU ka. Paparazzi. Sandan pa nung regular. Marsa pa nga par. Yon. Puno, bigat nito.